So today I'm here for you. And tomorrow we have a big mini ladies event tomorrow. No? Big deal yung tomorrow kasi launching ng iFern Mini Lady Boys Club. Okay? iFern Mini Lady Boys. So kung yung mini ladies pang babae, yung mini lady boy pang pusong babae. Okay? So tomorrow hindi lang siya launching ng club, meron na pong first mini lady boy na naka Mini Cooper launching po tomorrow. Okay? Lady boy. Tapos by the way, on Friday, no? Kasi last Friday, no? They surprise birthday party for me. On this Friday, we have a parang birthday concert, no? Birthday concert. Pakita nga natin yung video. Hi to my iFern family, this is Vice Ganda and I would like to personally invite you all to watch the upcoming concert of Clarice de Guzman this coming Friday, November 18 at the Kia Theater. It's titled Her Time. It's going to be a night of amazing music and wonderful talent, so I hope to see you guys there. I miss you my iFern family and looking forward to see you all guys there. Thank you! Okay, so we have limited tickets left, no? Please contact your uplines, no? Contact the office. If you're an iFern member, you can purchase through your dashboard. No, you can use your e-points. Okay? So, yung concert, no, si Clarice kasi, the artist Clarice is managed by Vice Ganda. Ang manager niya si Vice Ganda. So, they wanted to support her. Ang kasama sa concert, Regine Tolentino. Tama ba? Yeah. Alcacid. Regine Velasquez. Yeah. Buti pa kayo alam nyo, di ba? Pasensya na, sponsor lang ako. Regine Velasquez. Yan. Sorry, wrong spelling. Tapos Angeline Quinto, KZ Tandingan, Vice Ganda will perform also. Okay? So, you know, join us, no? It's gonna be a great evening, no, for iFern. Kasi kung meron kayong member na kayo na iFern, you believe in the Jordan system, no? Meron kayong Jordan, meron kayong Louis Vuitton, meron kayong Rolex, meron kayong kotse, meron kayong luxury car, attending the concert is part of the system. Kasi ang mga tao, no, pagka sinabi mo meron kang negosyo, ano yan, networking, negative na kagad siya kasi networking. Pero pag nakita niya, meron kang bagong kotse, wow, palibre naman. Nakita niya may Rolex ka, wow, ang ganda ng yoyo mo. Yung pag nag-Jordan ka, wow, baka may kapatid yan. Okay, so ngayon, manunod ka ng concert. In concert na allocated sa atin, no, the tickets are 5,000 each. For ordinary employee, yung 5,000, kalahating buwan na sweldo. Kung kumikita ka ng maganda, yung 5,000, one evening lang yan. No? You just enjoy the concert one evening worth 5,000 because you want to. Because you can afford. Okay? And the people, pag nag-post ka na nasa concert ka, nandun ka sa harapan, no? Orchestra level yun eh. Ito yung stage, yan yung mga upuan. So, syempre, makikita nila, ay, grabe, ibang klaseng ticket niya, hindi yung nasa langit, yung malapit sa bubong. Di ba? Yung bleacher, yung, ano, general admission. Yung 250. Di ba? Kaya yung naka-allocate sa iPern, yung tag 5,000. Kasi, ibang level. Pag iPern, social ka. Okay? So, if you believe in the system, it's part of the system. Lahat ng tinuturo namin sa inyo para makita kayo ng mga Facebook friends ninyo differently. Hindi na ikaw yung dating empleyado na nangungutang na palaging kapos. Ikaw na ngayon yung negosyante yung kumikita ng maganda at paasenso ng paasenso, payaman ng payaman. So, by the way, you know, for the people, sining hindi pa member, dasang kamay, hindi pa member, di ako nandito para convincein kayong mag-member. Di ako nandito para kunin yung pera ninyo. Yung pera ninyo hindi makakatulong sa akin. Yung suot kong damit ngayon, 300,000 to. Okay? Yung jacket is 200,000. The pants is 80,000. My shirt is 40,000. Okay? I'm not telling you kasi binebenta ko sa inyo. The watch I'm wearing is 12 million. Okay? 12 million yung watch na suot ko.
Di ko sinasabi para magyabang sa inyo. Sinasabi ko sa inyo kasi walang may tutulong yung pera nyo sa akin. Pero yung pinuhunan nyo dito, malaking may tutulong sa inyo. Kung gusto nyo mabago yung buhay ninyo, pinagdasal nyo magkaroon ng maliit na negosyo, no? Actually, walang maliit na negosyo. Maliit na negosyante meron. Kasi lahat ng negosyo, kung marunong yung negosyante, kayang palakihin. No? Ang alam lang kasi ng Pinoy is yung maliliit na negosyo na hindi nila alam paano palakihin. Okay? Yung daughter ko, no? I have a daughter, she graduated cum laude in Ateneo, and she's working now for a startup company, no? Parang Lazada, Shopee siya para sa sari-sari store. Sari-sari store lang yung customer nila. Pero pag bumili, syempre, bultuhan. Pambenta sa sari-sari store eh. So, walang nakaisip, no? Shop, parang Shopee Lazada, pipindot-pindot ka lang online. Pero i-deliver dun sa sari-sari store. Tapos siya yung in charge, nagdagdag sila ng bigas. So, online o order ka kung ilan ka ban, saan yung sari-sari store mo, i-deliver nila. Para pangbenta mo doon, yung binebenta ng, paano yung kilo-kilo, kalahating kilo, ganon. Okay, so, if you're a smart businessman, lahat ng negosyo, kaya mong palakihin. Okay, dito sa iFern, itong ginawa naming sistema, no, na networking sa iFern, ito po yung negosyo na pinakamababa ang kailangan ilabas na puhunan, pero unlimited po or walang limit yung pwede niyong kitain dito. Okay? So, nasa sa inyo po, kung nagdududa kayo, okay lang. Ilang taon naman na kayong mahirap, dagdagan nyo pa ng ilang taon. Di ba? Nasanay naman na kayo sa hirap ng buhay. Actually, kaya nyo lang naman ipamana sa mga anak nyo, hindi magandang kinabukasan. Ang kaya nyo lang ipamana sa mga anak ninyo, pagtitiis. Tama? Yan ang naman nakita ng mga anak ninyo. Anak, alam mo naman, ang nanay at tatay, mahirap lang. Minana natin yan sa lolo't lola mo. Ngayon, papamana namin sa inyo yung kahirapan. Diba? Pag may tiyaga, walang nilaga. Ang pagtitiis, walang katapusan. Yan, diba? Kumapit lang tayo habang buhay tayong maghihirap. Yan, diba? So, okay lang yun. Pagdudahan nyo pa kami. Habang payaman kami ng payaman, kailangan namin yung mga mahihirap na katulad nyo para palakpakan yung mga napayaman ko. Yan. Ganyan, ganyan. Praktisin nyo yung palakpak nyo. Ganyan na ganyan. Okay lang yun sa amin. Kahit hindi kayo mag-join, hindi kayo mag-downline, okay lang. Palakpak lang kailangan namin sa inyo. Bukas, pumunta kayo ulit. Pumalakpak kayo ulit. Diba? Hanggang next year. Hanggang next year. Tapos, pa-picture kayo lahat sa mga kotse. Tapos habang gumagana pa yung ano, yung free Facebook ninyo, mag-upload kayo. Yeah. Someday. Yeah. Selfie ka dun sa kotse. Someday. Utangin na, 35 years na yung someday mo, hindi pa rin nagkakatotoo. Yan. Yung sana all, alam nyo, lami ng pinahirap na Pinoy yung word na sana all na yan. Mm-mm. Yung word na sana all, sumpa yun. No joke. Sana all. Sana all magkaroon na walang ginawa. Sana all magkaroon na walang pinuhunan. Sana all magkaroon na hindi nagtrabaho. Yan yung word na sana all ng Pinoy. You know, the Filipino is one of the greatest failure of a race in the world. Hindi mabilang yung napayaman na negosyante at bansa ng Pilipino. Pero siya mismo, hindi niya may ahon sa kahirapan yung sarili niya. Dahil sa pagmamahal niya sa pamilya, na sobrang mahal siya, lahat ng problema sa kanya ibinigay. Tama? Ang pinagdadasal ng mga ninuno niyo, nanay, tatay, lo, sana magkaroon tayo ng OFW. Sana magkaroon tayo ng seaman. Kahit isa lang. So nagkaroon na ng isa, putangin na yung buong barangay, pasan niya na. Tama, mali? Actually, you know, eye-opener yung past 2 years ng pandemic, ang rami pong OFW at seaman
na sumali sa iFern kasi natauhan sila. Nung napauwi sila dahil sa pandemic, ano yung bukang bibig ng pamilya nila pag-uwi nila? Sa hirap ng biyahe, di ba? Kailangan may vaccination card, may ganito, may ganyan, di ba? May deadline kung kailan pwedeng pumasok ng Pilipinas, may quarantine, may ganito, ganyan. Mabaliw-baliw sila sa quarantine. Pagdating, paano kami mabubuhay ngayon? Anong ginawa mo? Ba't ka napauwi? Putang ina, pati COVID, kasalanan na OFW. Pati COVID, kasalanan na seaman, di ba? Ba't ka napauwi? Paano kami mabubuhay ngayon? Di ba? Nakalimutan nila for the past 20 years, lahat ng kinakain nila sa, galing sa padala mo. For the past 20 years, lahat ng tuition ng estudyante sa pamilya nyo, sa buong barangay nyo, lahat ng pambayad ng kuryente, tubig, galing sa padala mo. Lahat ng bigas na binili sa pamilya nyo, galing sa dugot pawis ng OFW seaman. Pero nung pinauwi, paano kami ngayon? Ba't ka pinauwi? Yung mga kasamahan mo, pinauwi rin ba? Diba? Parang sinasabi, tangina mo, bulok ka. Kasi yung kasamahan mo nandun, ikaw yung pinauwi. Ikaw yung walang kwenta. Diba? E sana kung hindi ka nag-OFW seaman, di 20 years ago, patay na silang lahat. Wala nagtatanong sa'yo ngayon. Okay? So, anyway, to digress a little bit, no? While I was in Boracay, no, nagpadala ng picture sa akin si Carmi, no, yung secretary ko. Sir, dumating na yung pang-apat na World Branding Awards from London. Okay? Hingin mo nga kay Carmi yung picture ng World Branding Awards, send niya sa'yo. Pakita natin. Yung nag-unboxing sila, dumating yung nakakahon siya. Kasi sabi niya, sir, meron ka bang pinadala from abroad? DHL, FedEx, may order ka ba? Sabi ko, hindi ko alam. Parating naman kami may order. Di ba? Sabi niya, ay sir, alam ko na yung World Branding pala dumating na. No? So, ask Carmi to send you. Maybe we'll show them. So anyway, sino yung hindi pa member? Taas po kamay. Panatiliin niyo po yan. Huwag po kayo mag-member. Ha? Huwag po kayo mag-member. Kasi ayaw namin mabago yung estado ninyo. Gusto namin dumating kayong mahirap, uuwi kayo mahirap pa rin. Ayaw namin magkaroon kayo ng pag-asa. Ano ba? Huwag kayong umasa dito kasi tangina gumagawa kami ng mayaman dito. Baka hindi para sa inyo yun. Ano ba? Kasi pinaghirapan na ng pamilya nyo yung kahirapan eh. Na-master nyo na eh. Diba? Na-perfect nyo na kung paano mabuhay nung mahirap. Kaya huwag nyo nang baguhin. Mahirap po yung adjustment, yung ganito, yung 12 milyon na relo. Tapos, diba, pagka nagkaroon kayo ng mamahalin relo, worry pa ninyo, baka manakawan kayo, diba? Mabuti na yung kayo yung magnanakaw kaysa kayo yung manakawan. Okay, so every Tuesday when I'm in the Philippines, they will give me some checks to sign. Yung cheque po sa iFern, every Friday yung labasan ng cheque. Yung mga maliit nyo sweldo, quincenas katapusan. Tapos pipila kayo sa ATM machine. Dahil pagdating na sa inyo, out of money. Or offline. Ha? Dito, every Friday yung labasan ng cheque. Pero pag nagbasa ako ng Tuesday, nandito yung tao, pwede nang kunin ahead ng 4 na araw. Kailan nangyari yan sa sahod nyong maliit? Kadalasan late, di ba? Kadalasan late. Dito, advance ng 4 na araw. And by the way, I only sign checks above 100,000. Pagka yung below 100,000, may pirma na po yan pag imprenta ng cheque galing sa bangko. We have a check writing contract, no, or a check writing service with the bank, and the bank now issues the check for us with the signature if it's below 100,000. Okay, so itong 100,000, not because gusto kong pumirma, dahil gusto kong makilala yung mga above 100,000. Okay? So anyway, sumenya sa akin si Roel. Pakita lang natin yung World Branding Trophy. Ito, dumating na po. Yung pang-apat na World Branding Awards ng Fern D. This is the only one.
May other, isang picture lang. Okay. So, ayan. Yan yung pang-apat po na World Branding Awards Trophy. Nandito ba si Rosario Paras Gallego? Okay. So, earning from 4 accounts. Nakuinento ba yung 1 account, 3 account, 7 account? So, ito earning from 4 accounts, 119,000. Congratulations. By the way, remind nyo ako, kailangan ko umalis ng 8 p.m. kasi manunod kami ng scene ni Madam. Manunod kami ng, ano ba yung Wakanda Forever ba? Ano ba yung title? Basta alam ko lang, ano eh, si Black Panther. Anong title? Nanood na kayo? Buti pa kayo. Nandito ba si Edwin Cajote Talingas Jr.? Wala. So, earning from 7 accounts, 121,000. Marcos Santos Makapagal. Ikaw ba yan? Shit, kala ko scammer ka. Legit ka pala. First account, 48,000. Second account, 74,000. Total, 122,000. Bakit ano ba yung pangalan na ginagamit niya? Hindi ba ito? Hindi ba Marcos Santos Makapagal? Ha? Mark. Tangina, no? Marcos na, Makapagal na, Santos pa. Putangina na, Pinakyaw na. Pwedeng-pwede ka sa politika. Problema lang, mukha kang scammer. Hindi sila boboto sa'yo. Okay, so ano background mo, sir? Dati pong call center agent. Ilan taon yon? 7 years. Tapos? Nag-networking na rin po before. Okay, so ilan taon ka sa networking? 5 years. So, bago ka nag-iFern, galing ka sa ibang networking company or nag-empleyado ka ulit? Call center agent, networking, and then iFern. Ah, okay. So, 5 years ka dun sa dating networking, then lumipat kang iFern. Ba't ka umalis dun sa dati mong kumpanya na 5 years kang namalagi ron? Naka-live eh. Di ko naman sinabing sabihin mo yung pangalan. Di ko naman sinabing sabihin mo yung pangalan na upline. Diba? Ikwento mo lang yung storya, bakit? Ginago ka ba? Niloko mo ba sila? Tas nahuli ka? Diba? Magsabi ka lang ng totoo kasi baka ikaw naman yung pinalayas doon. Diba? Baka may kaso ka doon sa kabila kaya nandito ka ngayon. Ay, hindi pa nag-decide po talaga ako umalis kasi ilang beses na nag-iba-iba yung sistema. Tas parang ngayon po, unti-unti, nagiging insurance company na siya. So... So yun na po yung nangyari. Parang ba, ngayon nga po yung parang package na binibenta nila, dalawang box na lang ng supplements, tas papel na yung the rest, insurance policy. Okay, so yung 5 years mo doon, ano yung pinakamalaking income mo in 1 month or 1 year? Ano yung parang narating mo doon? May proud ka ba sa achievement mo doon or parang puro ano, mga failed dreams? Ano bang nangyari sa'yo doon sa 5 years mo doon? Sa 5 years po, nag-Millionaires Club member din po ako doon. Okay. Gano'ng katagal bago ka kumita ng 1 million doon? Isang buwan ba? Isang taon? 5 taon? How long did it take you to earn 1 million? When you say Millionaires Club, total 1 million, di ba? On my ano po yun? On my 4th year. So, 4 years. So, 4 taon, no? Bago ka na. So, parang 250,000 per year. Pagka dinivide natin, mga 20 mil every month. Parang minimum wage ka lang, no? Okay, so sana hindi ka na umalis sa call center. Okay, so 4 years, 1 million. So dito sa iFern, gano'n ka nakatagal? Kaka-4 months lang po. Okay, so magkano na yung kinita mo in 4 months sa iFern? Ano po eh, kulang 400K na po. Wow! So dun sa dati mo, 1 year, 250. Dito 4 na buwan, 400. So konti na lang, malapit ka na mag 1 million. Baka tatamarin ka na niyan. Ay, hindi po. Go na go po. Ay, by the way, gusto ko lang pong ipasalamatan yung upline ko. Pwede po natin palakpakan si upline Ali. Alejandro Tolentino, yan po. Yan. Siya po yung dahilan kung bakit meron tayong magandang resulta rito. So, kwento mo, nirecruit ka ba ni Ali? Yung parang minessage ka ba niya na lipat ka na lang dito sa iPer? No, ikaw ang nirecruit mo yung sarili mo under sa kanya. Ano nangyari? Ikaw ba nag-PM sa kanya? Siya nag-PM sa'yo? Yan, bali nung nagse-search na po ako ng lilipat ang company, ni-research ko po si iFern sa Google. Then pinag-aralan ko yung products and compensation plan and yung ito nagulat ako, may sarili palang building, so sabi ko solid. Ang next na naging step ko, sino yung upline na papasukan ko? Si Up Ali po yung nakita ko sa Facebook. So hindi po kami magkakilala talaga, chinat ko siya.
Tapos ang bilis mag-reply. Bakit si Ali napili mo sa dinami-dami ng iFern leaders? Siya lang ba yung hindi busy na nag-reply sa'yo? De bali yung unang, ito po talaga yung nangyari. Ang una pong chinat ko, syempre si Top 1, Zach Lopez po, si Upline Zach. Pero siguro naisip ko, mukhang marami talaga nag-chat-chat sa kanya. Ang tagal kasi mag-reply. Ayan. I'm Zach. Ayan. Tapos, nung nagbabrowse pa po ako sa wall, sa Facebook ni Abzak, meron pong mga posts na hindi kay Abzak, kay Alejandro Tolentino po yung mga posts. So, sabi ko, sino ito? Naka-Ferrari Blue. Yung Lotus pala yun, pero napagkamal ako Ferrari. Pagpindot ko, yun, minessage ko, tapos yun, reply agad. Ayan. Okay. So, the moral of the story, every time mag-post, palaging itag si Zach Lopez. Tapos, palaging, para kay Ali naman, palaging i-post yung Ferrari na blue. Ha? Kasi malakas ang impact ng Ferrari na blue. Okay, palakpakan natin si Marcos Santos. Putangin na, makapagal. Sige, babalik mo yung puting copy yata sa amin, ha? Nandito ba si Saldi de la Cueva Santos or Shirley de Mapili Santos? Okay, si Shirley Santos, Presidential Director po. Si Saldi de la Cueva Santos, yung asawa niyang nilak yung pintuan ng bahay kasi palagi siyang late umuwi dahil sa kakalatag sa iFern. Ito yung mister niyang galit sa iFern. Pero ang kotse nila ngayon, BMW. So alam mo, mga mister, mga misis, no? Duda kayo sa iFern pero nakikigastos naman kayo nung kita ng mga partner niyo, tanginan niyo. Luteria Barilla Shopco. Earning from 7 accounts 12727284968473300 total 124,900. Po natin yung cheque. Yan. Hey, ma'am, new member po, old member. When did you join iFern? I joined August 31st this year. August 31st this year? Ha? This year lang, bagong-bago. Pang ilan nyo pong cheque itong 100,000? Ngayon pa lang po ako kumuha. First check. Okay. So nung na-join kayo ng August 31st, nag-active kayo kaagad or hindi pa? Hindi po, inaral ko muna, tiningnan ko kung gano'ng katotoo at kalegit yung iFern. So ngayon, may cheque na po kayo, i-deposit nyo po muna bukas. Pagka hindi pumutok, baka legit kami. Tapos, yung mga hindi pa member dito, kunin nyo yung pangalan ni Madam kasi tanong nyo, nag-clear ba? Nag-clear. Kasi pag hindi nag-clear, buti na lang, hindi ako sumali sa iFern. Sabi ko na yung tumani mukhang scammer eh. So ma'am, ano pong background ninyo? What did you is this family package? What is this? Ano yung ininvest ninyo? Family package po. Magkano po yung family package para dun sa mga nagdududa na wala namang pera? 300,000 po nung nag-join ako, less than 300 some 299 some. Tapos nag-price increase, tumaas, no? So dun pa lang sa price increase panalo na kayo. Okay. Wag muna kayo mag-join, hintayin niyo yung next price increase. Okay, so ma'am, ano po background nyo para makapag-invest ng 300,000? What do you do or what is your business? 18 years po akong public school teacher. And then 16 years po akong OFW. Anong trabaho nyo? Chowari-wariwap din po. When you say chowari-wariwap, is that domestic helper or office assistant? Ano po siya? Admin assistant po. Pinagandang katulong sa office. Okay. Magkano yung sahod mo as a chowari-wariwap? Some 130 something like that. Kasi po 130,000 pesos. So okay naman pala magpatsuwari-wariwap. Kasi po yung 130 doon ko po yung ginagasta. Ang napapauwi ko lang po sa nanay at tatay ko na sinusuportahan ko. Pinakamalaki na yung 50. The rest gagastahin mo doon kakakain. Sa napakagastos na Dubai UAE. Magastos po sa Dubai, no? Kada galaw magastos. Renta ng bahay, lahat magastos.
Okay, so 18 years po kayo doon. 16, kailan kayo babalik or full-time na kayo sa Pilipinas? Eh, babalik po sana ako eh. Eh, pinakilala po sa akin yung IFR na hindi na po ako babalik. Kasi po, 124, saka 130, 6,000 difference. Hindi naman po ako full-time. Siguro pag tinuos nyo yung time na naglalatag ako, mga 3 weeks lang siguro yun eh. Dahil hindi pa po talaga ako nag-full-time. Marami pa akong inaral ko po muna yung business. May mga supportive uplines po ako, kaya ako nare-reach tong mga, yung ganitong check. Eh, salamat po mga upline. Upline Jack, thank you very much po. Siya po nagpabayad sa akin dito ng 30,000. Kasi po, eh, kala ko kinabukasan meron na ako agad na result. Hindi po ganun. Wala pong magic. Talaga pong ano, talaga pong pinaghihirapan. Wala pong hindi pinaghihirapan. Ako po ay risk taker, being a teacher. Pahiram, sir. Being a teacher. Sir, gusto ko katabi kita, sir. Pinangarap ko talaga to. Hindi kasi, sir, pwede ko na kunin to after a month. Eh. Sabi ko, hindi ko kukunin yung cheque ko, not unless more than 100,000 kasi pangarap ko talagang makatabi kay Sir Tom. Totoo po. Happy birthday, sir. Thank you. At nai-inspired po ako every time po nakakailang Zizel na rin ako, nag-attend ako ng vision casting. Hindi lang po ako nagsusumigaw, nagtumatahimik lang po ako. Pero sabi nga ng kuya ko, andyan na yung crush mo, oh. Sabi niya, thank you very much, sir. Kasi yung pagkakataon na malapit na po kasi ako maging senior in 5 years time. Sabi ko, pangako ko sa sarili ko, in 5 years, gagawin ko yung IFERN para pag 16 na ako, babalik na ako sa Dubai, hindi na ako mag-OFW. Tatry ko naman ngayon pumunta doon, mabisita naman yung magagandang place. Kasi sa totoo lang po, ang OFW, nagpapapicture kami sa tabi ng Burj Khalifa, kasi alam nga naman doon sa mga corner-corner. Kaya ang alam ng mga taga-Pilipinas, marami kaming pera. Kaya nga po yung mga kinukuha ko doon ng mga member, sabi, wala pa kaming pambayad ngayon. Alam ko yan, walang pera talaga yung OFW. Tabi-tabi po sa mararaming perang OFW dyan. Pero karaniwan po, ganun talaga. At nanggaling din po ako dito, nagturo ako ng 18 years. Doon po ako ngayon bumabawi sa mga estudyante ko. It's my time na tinuruan ko kayo ng mathematics before, apply natin yung mathematics. Numbers don't lie, sabi kong ganyan sa kanila. Tingnan nyo, ipopost ko yung aking cheque. Hindi ko naman kayo in-scam nung estudyante ko kayo. Ngayon ko pa kayo i-scamin. Diba po? So maraming salamat po kay IFERN kasi ako po yung example ng OFW na sinasabi nyo kanina. Wala akong pamilya. Single, but ready to mingle. Joke lang po. Joke lang po, joke. That is a joke. Oh, masarap po pala yung pinapalakpakan. Sinabi ko lang po yon para maramdaman ko yung feeling ni sir pag pinapalakpakan. Thank you very much, sir, for giving us the opportunity na maramdaman namin paano ba kumita ng nandito ka sa Pilipinas, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Tapos yung kinikita mo naman doon, pwede naman din palang kitain dito. Actually, dalawang OFW po yung kasama ko ngayon. At active naman po sila. Salamat, sir. Thank you. Congratulations. Picture daw ulit. Ayaw niya umalis na. May dala ka cellphone, di ba? Selfie dito. Para kita sa audience na marami kang fans. Sige. Hindi niya na mahanap yung camera niya. Hindi niya na mahanap. Natataranta na siya. Teka, may iPhone din ako, fully paid. Dito, halika. Post kita sa story ko, sa My Day. Okay. Okay. Single daw si Madam, ha? By the way, may advice ako sa inyo. So, pagka merong mga nag-PM, nagpaparamdam, una mong tanong, magkano yung IFERN income mo?
Huwag mo papansinin yung mga walang income. Mas alam mo magpansinin yung wala, hindi pa member ng iFern. Kasi yung habol nila sa sa'yo, hindi katawan mo, pera mo. So, Rebecca Valde Aguirre. Nandito po. So, earning from 7 accounts, 125,000. Alexandra Cañete Villarias. Earning from 7 accounts, 126,000. Ah, nandito? Nasaan? Hindi siya nagpaparamdam eh. Halika. Sige, habang wala pa siya, Richard Lim, no? 00105. Halika, lapit ka. 112,000. Congratulations, Richard Lim, earning from 6 accounts. Okay, si Alexandra, no? Alexandra. So, earning from 7 accounts, 72, 15,002, 16,007, and 65,300. No? Total 126,000. Picture. Uy. Picture. Okay, so ma'am, bago po kayong member, dati ng member. Bago. Kailan po kayo nag-join? August 8. August 8. Yung kanina August 31, ito August 8. So first check nyo ba ito? Nakarami na kayong cheque? First check po. First check. Okay. Family package po bang in-invest ninyo? Corpo po. Corpo. So, corpo means dalawang family package. Tama ba? Tama ba? Magkano in-invest nyo? Magkano nilabas yung pera? Una po, 297,500. Tapos, tumaas na eh. Oo. O yun. So, parang galit ka ba? Parang pagkasabi mo, parang tumaas na eh. parang may hugot. So, una, 297, tapos... Yung sumunod, 66,500 na. Yung okay. Ano, yung pinunuan ko na. So magkano yun? Magkano yung second investment? 300 plus na? Okay, so lesson yun. Dapat pag sinabi corporate, bayad ka agad. Hinati niya eh, kaya napataas yung pangalawa. No? Pero okay lang. So, naglabas kayo more or less mga 600,000. Tapos yung unang check-in ninyo, 100, etong 100, 26,000 less tax na 12,006. So, first check, 112,000. So, parang yung 600 na nilabas nyo, bumalik na 100,000. Tapos yung kalahating million na natitira, may produkto naman pong kapalit, no? Hindi lang food cart or hangin na parang may katumbas na produkto, no? Hindi insurance, no? Kasi kanina kinikwento niya insurance. So, produkto talaga, produkto. Nakapagbenta-benta na po kayo ng produkto? May nabalik na bang ibang pera sa pagbenta ng produkto? Meron na. Meron, may idea na ba? 50,000 ba? 100,000? Mga magkano na yung naging pera na produkto natin? Ano? 60. 60,000? Opo. Okay, so meron kang 112,000 dito, meron pang 60,000 out of your 600,000 investment. Ano pong background natin? Marami ba tayong negosyo? Ano bang background natin? Sa bahay lang. Nagre-repair kami ng printer. Nagre-repair ng printer? Opo. Tapos... nakausap na kita before. Okay, oo. Okay, I remember you. Okay, so yung cheque mo dati, cheque yata ng anak mo, asawa mo. Paano tayo nakausap dati? Sabi mo kasi first check to eh. Paano tayo nakapag-usap kung first check mo yan? Sinama nila ako sa mentoring. Okay, yung sa office ko. Yung kasama mo sila Alex Melay. Okay, okay. Kaya pala natatandaan kita. So at least kumikita na yung negosyo mo. Mas malaki ba kita nito compared dun sa printer? Opo, malaki. So, bigyan nyo po ng mas maraming oras. Okay, the more time you give to this business, the more return that you will give. Siyempre kung anong tinanim, yun yung aanihin. Okay, so that's my advice to you. Kasi I remember yung mga anak mo tumutulong sa negosyo mo, yung asawa mo, di ba? Hi sir. Hi sir, sinisiraan niya kayo last time yung nag-meeting kami. So, magtulungan na lang kayo dito kasi marami na kaming napayaman na mag-asawa dito. Yung apply niyo po, Melanie Alex, yung bagong kotse, 17 million. Ha? 17, 6 na taon pa lang sila sa iFern. Okay? So, anyway, ma'am, bigyan lang natin na mas maraming oras. Sir, kung kaya mo mag-repair ng printer, kayang-kaya niyo yung iFern business. Okay? Thank you. May picture na tayo. Okay, thank you. Congratulations. Jennifer Bautista Hilario, nandito. Earning from 3 accounts, 126,000. Congratulations. Mylene Asir Borja.
Earning from 4 accounts, 129,000. Congratulations. Margie Ibardolasa Israel. Earning from 6 accounts, 132,000. Congratulations. Alejandro Guevara Tolentino. Yung merong kulay blue na Ferrari. 3 accounts, 14,000, 20,000, and 100,000. Total, 136,000. Okay. So si Ali, kilalang kilala ko. Dati siyang IT consultant. So itong cheque niya today, no, before tax is 121,000, after tax is 100, the full amount is 121,800. So Ali, magkano yung sahod mo dati nung IT consultant ka? 100,000 po. So ito, ilan linggong income to? 1 week, Sir Tom. Okay, so dati, 1 month, 100,000. IT consultant. No? Ikaw programmer, encoder ka lang, pinagdududahan mo ito, IT consultant. Okay, 100,000. So matalino para magkaroon ng sahod na 100,000. So, matalino ano? Hindi, matalino. Kasi yung trabaho na IT consultant, pang matalino yun eh. Di ba? So, matalino ka, pero ang halaga mo sa labas, 100,000. Dito, sa iFern, hindi kailangan ng talino, 100,000 a week. Tama? Okay. So, can you tell them the big difference between working as an employee? Yung mga 10 years kang IT consultant, di ba? So, parang siyempre, hindi naman yung unang taon, 100,000 ka na. Mga nakailang taon ka bago mo narating yung 100,000. On the, yes sir Tom, 6th year. Okay, so 6 na taon. Nag-umpisa ka magkano? 15,500. Okay, 15,500 pang 6 na taon bago niya narating yung 100,000. So dito sa iFern, gaano mo katagal narating yung 100,000 a week? Gaano ka nakatagal sa iFern bago ka nag 100,000 a week? Bali, nung October 5 po sir Tom, 3 years na akong full time. Okay. So nag-start ako kumita ng 100,000 a week. Siguro on my second year. Second year. Yes, sir Tom. So, second year, 100,000 a week. Ibig sabihin, before that, na natapatan mo na yung 100,000 a month. Mga gano'ng katagal bago mo natapatan yung sweldo mo sa IT na 10 years na 10 years mong trabaho, pang-anim na taon mo narating. Sa iFern, gano'ng katagal bago ka nag-100,000 a month? Yes, sir Tom. So, nag-start po ako ng iFern business as a part-timer. No? Nag-start ako as night shift kasi ako dati, no, panggabi, no, night shift. So panggabi, tapos pinart time ko siya. 7 months ko siyang pinart time, and then eventually nung pinul time ko siya, doon po ako nag 6-digit. My first top distributor 141,000. Yun yung first nung upon resignation ko po. Full time ka. Opo, na full time. So ibang-iba yung part-time sa full time. So maybe you can give advice to people here na pinagsasabay yung trabaho, pinagsasabay yung iFern. Tapos parang naiinip sila na hindi nila nakukuha yung 100,000 plus. Ano yung advice mo sa kanila na the difference between part-timer and full-timer? Yes, sir Tom. So siguro para mas madali, kailangan yung makita. No? Minsan kasi ang mali nung iba, before sila mag-full-time, kailangan gusto nila matapatan or masobrahan yung income nila. E paano kung hindi nga? Kasi nga kailangan na yung katulad ng sinasabi ni Sir Tom, kailangan mo mas maraming oras, mas malaki ang income. Ang key is kailangan mong makita kung ano ba talaga yung negosyo mo. Kailangan mong mas malalim yung makita mo sa iFern. Katulad sa akin, di pa naman ako nagsi 6 digits dati. Pero nung nakita ko na nambuo, and nakita ko yung potential, nakita ko yung vision ni Sir Tom, yung puso ni Sir Tom, doon ako nag-decide na mag-resign. Thank you. Ako na lang mag-explain nung sinabi ni Ali. Okay, palakpakan natin si Ali. May picture na si Ali. Thank you. Thank you, Ali. Thank you. Okay, so the important thing, no, yung sa sinasabi ni Ali, kasi ang Pilipino, to see is to believe. No, to see is to believe. Ang turo namin dito sa iFern, to believe is to see. Pag naniwala ka, makikita mo. Okay? Pag naniwala ka, makikita mo. Paano? Paano gagawin yun? Simple lang. Tignan mo yung mga kasama mo sa trabaho. Kung yung kasama mo sa trabaho, 10 years na doon, hindi magkalayo sweldo ninyo, or 20 years na sila doon, no? Antigo na sila doon sa kumpanya ninyo, at hindi magkalayo yung sweldo ninyo at yung position ninyo. So, tignan nyo yung sarili nyo. 10 years from now, 20 years from now,
yun yung mararating nyo. Dito sa iFern, tignan nyo. Kasi ang direct upline ni Ali, si Zach Lopez eh. Nung in-invite siya ni Zach na sumali sa iFern, si Zach nagwa 100,000, 200,000. Hanggang sa naging 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, no? So, right now, Zach, last month, 5.5 million isang buwan. So, yun yung sinasabi natin na to believe is to see. Kasi nakita ni Ali yung narating ni Zach. Kaya sabi niya, dito na lang ako kakapit kasi mas malayo yung narating ni Zach sa maikling panahon kumpara dun sa mga kasamaan ko sa trabaho, no, na tumanda na dito sa kumpanya, halos kapantay lang ng sahod ko yung narating. Tama? So ikaw, 30 years ka na dyan sa trabaho mo. 20 years ka na sa trabaho mo. Yan pa lang narating mo. Sa tingin mo ba, in the next 20 years, tri-triple yung sahod mo? Magta-times 4 ba yung sahod mo? Samantalang, habang naghihintay ka kung ano mangyari sa iFern, palaki ng palaki, padami ng padami yung mga bagong kotse, palaki ng palaki yung income ng mga nauna sa'yo. Nakasabayan mo lang dati, pero hinayaan mong lumayo sila ng lumayo sa'yo kasi nag-iisip ka pa. Kasi pinapart-time mo pa na kayang-kaya mo naman din i-full-time. Tama? Kung nakapag-ipon ka ng mga vacation leave, sick leave, subukan mo. Gamitin mo. Mag-vacation ka na isang linggo. Gamitin mo sa iFern. Itodo mo araw-araw. Pag nakita mo na yung sahod mo na isang buwan, kinaya mo na isang linggo sa iFern, senyales yan na mag-resign ka na, na i-full-time mo na. Make sense? John Benedict Cruz Pantalyon or Eleanor Escriba Pantalyon. Okay? Earning from 5 accounts, 137,000. Congratulations. Michelle Mabaza. Okay. Come, earning from 6 accounts. Come. 2,008, 4,002, 25,000, 6, 26,000, 12,000, 4, 75,000, 400, total 146,000. Okay, so when did you join iFern? Hindi mo ako natatandaan. Ako ang idol ng Marites. August 6 po ako nag-start, sir. Okay, pang-ilan ng cheque mo to? Pangalawa na po. Pangalawa. Magkano yung first check mo? 188,000. Okay, so medyo 188,000 first check, second check? 147 po. 147. So magkano yung in-invest ninyo? 659,500 po. 659,000? Hindi, 59,500. 59 lang? Yes, sir. Okay. 59,500. Tapos, dalawa na cheque, more than 300,000. Yes, sir. Okay, so ano yung sikreto? Ba't ka kumita ng kalaki? Yun nga po, magmarites ka lang ng iFern. I mean, sa totoo, sir, wala naman po akong trabaho. Okay. Hindi ako katulad ng mga iba na may mga trabaho. Ako lang po eh, nasa plain housewife lang. Okay. Tapos, kasi user na po ako ni iFern dati dahil po meron akong heart enlargement. Kaya po, nung kinukulit ako nung upline ko na sumali na ako, hindi ko po siya pinapansin. Tapos one time po, sabi ko, total user naman ako, di subukan ko na. Pero talagang sabi ko, hindi ko to kayang gawin. Tapos nung yun nga, mga 1 week or 2 weeks, sabi ko, bakit ito yung ugali ko, madaldal ako, ba't hindi ko gamitin sa iFern? Kaya ginawa ko, sabi ko, una, nagbenta-benta muna ako ng product, pinatry ko muna sa may mga sakit, na nung medyo okay na sila, tapos siyempre, in-invite ko na. Ang mga na-invite ko lang yung mga, eto sir, downline ko lahat yan. Downline ko lahat yan. Umbaga, apat lang yung nakuha ko, yung presidente namin, yung secretary. Tapos yun, siyempre, araw-araw ko silang minomotivate, magsipag. Tsaka siyempre, nandiyan po yung mga upline ko na laging nakasupport sa amin. Tapos yun, sir, yun lang, pakita mo lang sa kanila na talaga yung iFern is maganda, tsaka magandang gawing business, tsaka talagang nagsipag ako para mapakita ko sa kanilang merong resulta na totoo yung iFern. Kumbaga, hindi ko hinagap na makikita ko ng ganitong kalaki. Hindi pa ako nakahawak ng ganitong kalaki. Kumbaga ngayon pa lang, kaya sabi ko talaga, eto na siguro talaga yung inaantay ko. Kaya talagang tinatrabaho ko. Tsaka yung mga lagi kong pinapakita sa kanila na totoo si iFern at hindi ito scam. So, do you have a husband? Tumutulong ba si mister sa'yo? Or ano yung trabaho or negosyo ni mister?
Ito nga po sir, sa una, yung unang-una po talaga, negative po yung asawa ko. Sabi ko nga nung unang-una namin punta kay Ma'am Melay sa mansion niya, munti ka na kami magkahiwalay sir. Kasi alam ko hindi niya na ako papapasukin ng bahay kasi inabot kami ng 12 o'clock ng gabi kila Ma'am Melay. Sabi ko, ma'am, pag pinalayas ako ng asawa ko, dito na ako titira sa iyo ah. Habang nasa Grab kami, sir, dasal ako ng dasal, Diyos ko po, sabi ko, baka hindi na ako papasukin ng asawa ko. Tapos, nung pumanik po ako sa kwarto, natutulog siya. Sabi ko, si Tart, sabi ko, uminom ka na ba ng vitamins? Hindi niya ako pinapansin, sir. Pero hindi siya nagagalit. Sabi ko, eto na yata yung ano ni Lord. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, bakit ginabi ka? Ganun. Sabi ko, hindi, basta wala naman akong ginagawang masama, basta nagtatrabaho. Sir, nung kumita na ako ng 100,000, ayun na, mabait na siya. Anong negosyo or trabaho ni Mr.? Sir, driver po ng hapon. Magkano ang sahod niya? 35,000. Okay, so pwede ba natin siyang, oo, para tumulong sa'yo dito. Sabi mo, mag-driver ka na lang sa akin, bigyan ka ta 40,000. Ganun nga sir, ang usapan namin ngayon, hanggang December lang, sabi ko, ayusin mo yung ano at magre-resign ka na. Tsaka yung mga anak ko sir, member ko na, anak ko, manugang ko, kapatid ko, lahat sila, dinala ko na dito. Okay. Sige, so I look forward to meeting your husband. Yes, okay, thank you, palakpakan po natin. Thank you. Iris Catherine Hernandez Pataray. Earning from one account. Yung mga may duda, gusto one account lang. One account, 146,000. Okay? Lorenza Concepcion Castro. Nandito si, ayun. Ay, si 40 million building sa Taytay. Okay, so si Madam, no, negosyante, meron siyang 40 million na 7-story building sa Taytay. No? So this is just added to her many, many business. Okay? So earning from 6 accounts, 4,296, 17,000, 18,000, 32,000, and 69,000, total 151,000. Member ng iFern Solid Gold Rolex Club. So madam, pang ilang check-in nyo natin sa iFern? Pangatlo sir, tsaka may isang raffle ako may panalunan yung 100K. Oh, oh. So this is my 4 checks. So in total yung 4 checks, mga magkano nang kinita nyo sa iFern? Parang nasa 400 plus something. 400 yeah, 5, yeah. Yes. Okay. Tapos, magkano yung in-invest nyo sa iFern business? Actually, I invested yung Pampak, sir. Tsaka medyo nagsingit ako ng dalawang ano dun para sa mga brother ko na nasa abroad. Yeah. So, mga 300,000 plus about 60,000 more. Ah, times 2. So, mga 420,000. Tapos, yung kinita nyo, mga 500 na. So, what can you say about iFern compared sa negosyo nyo? Meron kayong building, as I said, 40 million. Nag-i-import po kayo ng tela, nagpapatahi po kayo, no? Yung mga taytay na binebenta sa Changi, sa inyo galing. So, what can you say about your iFern business compared to yung mga other business na napundar ninyo? Actually, sa negosyo ko kasi, talagang millions yung investment ko. Dito, actually, barya lang to, no? Kasi talagang yun na yung reality ng negosyo ko eh. So imports, tapos ang daming nanguhuli. Siyempre, customs, mga ganun, BIR, you know, taxes, alam, matauhan pa. Yung mga tauhan ko, nangungu. Ilan empleyado nyo po lahat in total? Ang tauhan ko kasi tatlong branches kami eh. Yung sa isang branch, mga 10, yung isa 12, yung isa 8. So ang daming headaches, tapos garments pa. Ang dami ko pang subcontractors. So talagang maraming stress sa negosyo. Pero syempre, tumanda na ako ng ganito. Yun na yung traditional ko. Ngayon, nung makilala ko si iFern, that was September 23 lang. No, very, very young pa. Dahil almost 6 weeks pa lang or magto 2 months, no? O, November 23, magdadalawang buwan pa ako. Pero sandali ko lang kinita to. So, tapos yung mga friends, ini-enjoy ko pa to. Pagkaila sinabi ni Carlo, tita, kailangan ka pumunta tayo sa iFern, na kailangan meron tayong sisel, ganyan. Ini-enjoy ko. Ano, attire? Ganon, kailangan. Naka-ano pa, outfit, di ba? Pa-costume, pa-costume. O, syempre, sir, out of place ako pag wala na sisel eh. Kagaya sa sisel natin, di ba, yung ano, three colors, o Jamaican style. So, pinaghahandaan ko yun, di ba? O, di ba? Kailangan hindi ka ma-out dahil kahit matanda na, you have to be in. So, dito sa iFern, feel ko, ina-in ako. Oo, kasi I often go to, yung pag maglalatag kami,
Carlo, kailangan natin ganito. Tapos si Consi Vice, yung brother ko, very supportive din sa Latagan. Kasi more on madaldal ako eh. So naano ko sa marketing plan. Pero sa product, kayang-kaya ko na. Bumili pa ako ng iPad. Dati hindi ako marunong mag-iPad. Tapos ngayon may iPad na ako. Sabi ko, Carlo, ilan na ba yung points ko? Kasi sabi niya, yung ano daw, pwede daw i... Ano ba yun? Yung pwedeng... Yaya sa lifestyle, o reimburse. Sabi niya, konti na lang, tita, kaya na. O sige na nga, may bambili naman ako niyan eh. Sabi ko nga nun. So, inilalagay ko na sa system ko unti-unti si iPhone. And until now, nagpagawa pa ako ng hub, sir, di ba? So, I have a hub in Taytay. Sa seventh floor. Yeah. Tapos may elevator pa yon. Yeah. Sabi ko sa mga seniors, wala kayong dapat alalahanin. May elevator ako. Pre-snacks pa dun. O bibili pa ako ng red ribbon or cakes. Tapos may mga drinks pa ako. So, hindi sila magugutom habang nag-aano si na Carlo, naglalatag, yeah, and si Consi Vice. So, I see to it in comfortable yung hub. And nag-open din yung brother ko ng hub sa Pasig. So, supportive din si na upline Melay, si na upline Carlo, and si Sir Alex. So, basta, I'm enjoying the business. I'm doing the business right. And sir, di ba, nag-mentoring pa tayo, remember? So, I enjoy talking to Sir Tomanitan. And gusto ko, pag edad ko pa, kasi 65 na. So, more years to, ano pa, di ba, to enjoy iPhone. And yeah. And din, syempre, sa pampak ko, nilagay ko yung mga anak ko, mga apo ko, mga brothers ko. Sabi ko, sige, sa dami naman ng network ko, sa dami ng kakilala ko na nagtatrust sa akin, so dapat unahin nila magtrust sa iPhone. So, it's a matter of whom you know then. Kasi ang hirap din mag-ano na walang pera eh. Yung daldal ka ng daldal, positive, tapos wala namang pera. Parang hirap nun talaga. Sabi ko, huwag nga kayong kukuha ng mga ano nang walang pera. Medyo hulihin natin ng konti, unahin natin may mga pera. Hindi, real talk lang, di ba? Kasi we spend 2 to 3 hours talking. Bibit-bitin ko yung iPad ko, yung bag ko. Kasi iiwan ko yung tindahan ko. Pag sinabing 12 o'clock to 1, kailan nandun kami. Ang nangyayari, puto wala naman pilang pera. Sayang naman yung talking natin. Pero I never give up. Pag sinabi niyang, balikan mo kami ng katapusan, tita. Puta, sinusundot ko na yung downline ko. Ano sabi nung kausap natin? Ano daw eh, anak pa daw, magpapadalang pera. So I always listen to my downlines. Pero pag medyo hindi sila gumagalaw, ako natitira. Titirahin ko na yung connection ko. Kasi mga connection ko, may mga pera. So unahin ko muna yung ready. Ready to invest, ready to... Kasi kahit anong alam mo sa negosyo to, kahit anong mahal mo sa negosyo to, pag wala kang pupuhunan dito, that's bullshit, no? Sayang yung ano natin. Let's be real dito. Talagang uunahin nyo muna yung may mga kapital at may kapasidad. Although, huwag na natin matahin yung walang pera. Talagang ganun eh, maraming ganun. We have to understand. But, kasi minsan, sabi ko nga, isang araw, naka-line up mo, dalawa, tatlo. Tapos, pag nag-negative, yung, ang bawa, nag-negative, yung downline mo, nawawalan din ng ano eh. Oo, naaawa ako sa mga downlines ko. I want to push. Kaya sabi ko nga, sige, pag nakuha ko to, iyo to. Ganon ang ginagawa kong promises. Kasi hindi lang naman to sa pera, kailang maintindihan din. But we have to be realistic din. Ang mga downlines kasi natin, minsan, gustong-gusto nilang, taga ito, may check-in na naman ako. Di pakikita ko sa downlines ko. Namomotivate talaga sila. They're really inspired. But the thing is, siguro yung piles ng tao na kaya nilang i-network, medyo ano nga, sabihin na natin medyo eklat, ganun, di ba? So, ako naman, kasi minsan ang hirap magsalita, pero that's the truth. So yung mga ano ko, unahin ko muna yung akin, kaya nalileft behind nga yung akin eh. Inuuna ko yung downlines ko, eh, ang dami ko pang prospect. Let's say na, syempre, yung naniniwala sa'yo, lalo ako, negosyante ako sa Taytay, kilala ko doon. So they won't, hindi sila mag-iisip na, ay manlulo kaya si ate. Eh, ganyan niya, scammer. No, wala. Kasi nakita na nila how I grow. I said, with iPhone, I'm bringing iPhone to my life. Okay? Thank you. Palakpakan natin. Ma'am, congratulations. Yan niyo, 65 years old, full of energy. Okay?
Maria Angelica Encomienda. Ito ba si Jelay? So, one of our presidential directors earning from three accounts, 152,000. Congratulations. Diosa Lorena Aguilar, Adrian Emmanuel Aguilar. Si PD, no? Presidential director. Ah, nandito pala si Adrian. Okay, so si Mrs. is presidential director. No, anak po ng mayor, no, anak ng bilyonaryo, no, they have 60 branches Alpha Insurance. Si Mr. po, dating call center team leader, no? Dating kilabot ng call center. Ngayon, iPhone millionaire. So earning from 6 accounts, 16 27,000, 60,000 and 62,000, total 155,000. So, Adrian, tell them, is this 1 week, 1 month income, ano to? 1 week po. Okay. So, what's the big difference between, ano, no, sorry. Paano mo nagamit, no, yung call center training at career mo dito sa iFern? Ano po yun, Sir Tom? Naalala ko nung isa sa mga mentoring sessions natin. Sabi po sa akin ni Sir Tom na yung iFern business, it's not just about selling the products or the opportunity. It's about finding and creating leaders. So parang tumatak sa akin yun. Di ba sa empleyado, ganun din naman eh, no? Naghahanap tayo ng mga tao, tinitrain natin, nagiging leader. So sabi ko, kung kaya po gawin yun sa call center, edi kaya rin yun gawin sa iFern. So dun po tumatak sa akin, sabi ko nga, no, ba't hindi ko siya gawin? Kasi parang ganun din naman eh, yung ginagawa namin sa corporate world, sa call center po. So thank you, palapakan natin si Adrian. By the way, ang apply ni Adrian, high school graduate na welder. Okay? Si Ken Kere ang apply niya. So ngayon, yung call center team leader, asawa niya, anak ng mayor, anak ng bilyonaryo, nakikinig po sa sa welder na high school graduate lamang. Bakit siya nakikinig? Eh kasi sa Valley Verde nakatira, yung pangatlong kotse 8.6 million, yung unang kotse 3 million, pangalawang kotse 3 million, no? So because of the results, hindi importante sa iFern anong pinag-aralan mo, anong pinanggalingan mo. Ang importante, ano nang resulta mo ngayon. So people will trust you, will respect you because of the results that you've created in iFern. Anthony Mark Kiambao, Cheryl Kiambao, nandito po. Is that you? Kayo po? So earning from 7 accounts, 1212242424 17,000, 45,000 and 88,000. Total 158,000. Okay. Okay, new member po? 2 years po. Years ago. So, pang marami na ba kayong cheque or ngayon lang kayo nag-active? What's your story? Pang third check ko po to. I'm doing iFern part-time lang po. Housewife lang po ako. And yung husband ko po is seaman. So, high school graduate din po ako. Never po akong nag-work. 42 years old na po ako. Nung nag-asawa po ako, 21 years old. Sabi ko sa husband ko, gusto kong mag-work. Ang sabi niya, sige, mag-work ka kung matutumbasan mo yung sweldo ko. Kani yung sweldo ng Mr. Mo na Siman? Almost 200. Ayun. So ito pong check-in ninyo na net, no? Net na 140,000. Ilan linggo po to o ilang buwan na income to? Bali, 3 months po. Opo. Part-time, no? Part-time. Alam na ba ni Mister na meron kayong in-encash na 140,000? Anong sabi niya? Ngayon po, medyo nagsusupport na siya. Dati po, negative siya. Tsaka po, nag-join ako dito sa iFern. Alam po niya is 8.5 lang po yung kinuha ko. Kasi, sakitin po ako. So, tulad po ngayon, medyo sinusumpong po ako ng asthma. So, yun. Sabi niya, sige, try mo yung product. Sabi niya ganun. Tapos, nung pinisend po sa akin ni Apps Jay, yung Zumba instructor po. Siya po ang upline ko. Opo. Yun. Nakita ko po yung business side. Sabi ko, may potential siya na mag-income ako
At saka medyo masipag naman ako kahit ano po niraraket ko. Nung pandemic po, nagpapo-order ako ng mga gulay, pizza. Ang tubo po is 20, 50, 100. Tapos dinideliver ko po sa kainitan. So nagtsatsaga po ako noon. Tapos po nung pandemic, hindi po siya nakasampa. Mga 1 year. So, yes po. So, yung pinaghugutan nyo ng income, yung sideline nyo po? Hindi. Ayun, isa na rin po yun. Bali, kumita po kami ng 10,000 doon. Tapos, ito pong iFern. Kasi po, negative siya noon, pero tinuloy-tuloy ko pa rin po siya. So, may naipon po ako na 100,000. Yun po yung first check ko. Tapos, yun po yung sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, may naipon ako sa iFern. Yun yung pangtatapal natin na hindi ka nakaalis papuntang barko. Tapos po, nung umalis siya, bali, yung salary po niya is mababa kasi wala pong pasahero, wala magpapasweldo. Yun. 1 year na naman po ulit siyang hindi nakabalik. Tapos nag-income po ulit ako kay iFern ng nasa 50. At saka po ito, pang third po. Ayun. Tsaka po nag-join po ako dito sa iFern para po mabalik ko po yung tiwala ko sa sarili ko na kaya kong gawin lahat. At may maipagmamalaki po ako. Alam ko naman po na masipag at maabilidad ako. Pero parang kulang po. Kasi po yung husband ko medyo parang iba, parang stricto siya. Parang yung lahat ng ginagawa ko, sacrifice ko, parang hindi niya napapansin or hindi po siya showy. Hindi po siya showy na pinaparamdam sa akin na, na mahalaga ako, yung believe siya sa akin. Pero alam ko po, believe po siya sa akin. Dahil nagagawa ko po lahat. 18 years po na naging nanay at tatay po ako ng bahay. Natuto po akong magtubero, mekaniko, electrician. Lahat po ginawa ko dahil nanghihinayang po ako sa pera. Oo, maganda yung work ng asawa ko, pero hindi kasi ko yung babae na komo nag-abroad yung asawa ko, bilhin ito, bilhin noon. Hindi. Gusto ko makaipon. So have you attended the iFern Mini Ladies event? Ma'am, mag-attend po kayo, bagay na bagay kayo doon. Ha? Parang we are looking for exactly women like you, no? Empowered women, yung women na hindi lang umaasa sa mister, na women na hindi lang yung sige, padala mo tong pera, gastusin ko, hindi. Yung gumagawa ng paraan, no? May abilidad. I invite you to attend tomorrow, no? It's led by my wife, no? Si Madam Kim. Okay, palakpakan po natin, no? At least dito. Dito, napapahalagan po. No, sa iFern, mataas po yung believe namin sa inyo. Kahit na yung mister nyo hindi showy, kami showy kami. Palakpakan natin siya. Thank you very much. See you tomorrow. Sama nyo yung mister nyo. Pwede siya dun sa labas. Katrina Gatos, Joseph Puno. Earning from 4 accounts, 165,000. Congratulations. Maria Teresa Bersosa Orlino, earning from 6 accounts, 197,000. Christian Stellar Nones Tapia, 18 years old. Okay, so earning from 2 accounts, 235,000. Congratulations. Cheryl May Baliton Makasarte, earning from 7 accounts, 236,000. Congratulations. Carlo Mark Sumalinog, Michelle Sumalinog, earning from 2 accounts, 32,000 and 358,000, total 390,000. Iba epekto ng Rolex, no? Ha? Iba epekto ng Rolex. Okay, so Carlo, tell us, pang ilan mong check it? Pang 1 week ba to? 1 month? 2 weeks, sir. 2 weeks. 2 weeks, okay. Magkano yung sahod mo nung nagtatrabaho ka sa Saudi as a Zumba instructor? Personal trainer. Personal trainer. Ano yung other job mo? Call boy? Personal trainer and ano? Ano po, sa procurement and logistics po. Tapos part-time. Apo, personal trainer. So, dalawa yung job mo doon sa Saudi. Magkano yung sahod mo nung nasa Saudi ka ba? Pag pinagsama-sama, sir, nasa 120, 130 po. 120, isang buwan yun? Yes, sir. Tapos dito, 390,000. Ano to?
2 weeks lang ito, sir. So, ibang-iba. Yes, sir. Ibang-iba. So, how about si Michelle? What can you say about the iFern business versus yung nasa Saudi siya? Anong trabaho mo nung nasa Saudi siya? BPO employee po, sir. 30,000 po. 30,000. So, etong combined ba kayong dalawa dito o income niya lang may hiwalay kang cheque? Combined po. So you're working together, no? Tapos pareho ba kayong nagta-top D o si Carlo lang nagta-top D? Ngayon po siya lang muna. Okay, so mali 'yon. Okay, dapat pareho, Mr. Mrs. pareho tating tina-top D. Yan din yung turo ko sa apply niyo si Alex at si Melay. Dati, no, yung cheque ni Alex, no, na cheque yung 1 month income ni Alex kunyari 2 million. Tapos si Melay 200,000. Sabi ko, hindi pwedeng ganon. Dapat pareho, husband and wife, paakyatin. Kaya, sabay sila nag-PD, sabay sila nag-SPD, sabay sila nag-EPD, di ba? Okay, so, they're ranking, they're advancing at the same time. So, I suggest you start doing the same. Kasi, yung income mo, no, ihatiin mo yung ibang income sa kanya, no, para, the important thing kasi is not that you reach 500,000 or 1 million, the important is the combined income. Kasi we want both accounts, no? Both husband and wife to go up in rank, both husband and wife to be recognized at the same time, both husband and wife to get all of the benefits. No? Of course, we look forward na maka-join ka sa iFern Mini Ladies, no? And syempre, part of the requirement to be part of the iFern Mini Ladies is consistent income. Okay? So yan yung i-look forward ko. I'm not gonna ask you more, but you know, more on my advice para sa inyong dalawa. May picture na ba tayo? Okay, palakpakan po natin si Carlos at si Michelle. Thank you. Okay, last two checks. Pakita natin yung video ni Zach. Okay, so itong papakita natin na video, ito nangyari po lahat sa loob ng 6 na taon. Okay, yung mga makikita niyong kotse, yung bahay, yung mga relo, no? Kinita po yan lahat sa loob ng 6 na taon. No, but importante sabihin ko yung 6 na taon kasi tatanungin ko sa inyo, 6 na taon, no, 6 years ago, nasaan kayo? No, 6 years ago, nasaan kayo? Tapos 6 years later, nasaan kayo? May pagbabago ba? Kung walang pagbabago sa buhay ninyo, tignan nyo po dito sa iFern kung anong pwedeng magbago sa loob ng 6 na taon.
Okay. Sino yung first time makita yung video? First time makita yung video? First time nakita? Grabe ba yung 6 years? No? So kung pwedeng mangyari kay Zach, pwede rin mangyari sa inyo. Ano lang yan? Zach is not some, you know, very smart or very experienced networker. No, it's just consistent effort, no, disiplina lang. Every day gawin lang nang tama yung negosyo. Kasi marami namang masipag pero maling kumpanya. Maraming masipag, maling sistema, no? Marami namang sumusunod sa sistema pero hindi masipag. Okay? So si Zach, no, takes a combination, no, he's masipag, sumunod sa sistema. Tapos ginagawa niya araw-araw yung negosyo. And since the day na nakilala ko si Zach, up to now, ibang-iba na. Ibang-iba na siya sa pag-iisip. Ibang-iba na siya as a leader. Ibang-iba na siya makipag-usap sa tao. Ibang-iba na rin siya magsalita dito sa harap. So totally, the change is continuous. And we have not seen the end of this change. Kasi hindi pa nag-i-international si iFern. Meaning to say, wala pa tayong, meron tayong mga opisina sa abroad. No? Meron na rin tayong mga nabuksan na office. Actually, yung Bahrain office natin, si Zach ang nag-umpisa nun. No, tinake over lang ng kumpanya yung expenses. The important thing is we have not really gone international yet. So kung nag-iisip ka, no, kung too late na ba, meron akong nakita, meron isang presidente ng isang networking company, parang sinasabi niya parang 2.5 million yata yung miyembro nila. No, 2.5 million or 1.5 million. iFern 200,000 lang. 200,000, konti talaga, konti pa lang. Yung ganito kalaking kitaan, 200,000 pa lang yung active sa iFern. Konting-konti. Hindi pa talaga tayo, wala pa tayong big presence internationally. When I say big presence, hindi pa malaki yung porsyento nung benta natin na galing sa abroad. And I know time will come. You will start to hear Zach making presentations in 100% English. No? Gagamitin na niya yung call center training niya. Itotodo niya na yung English niya. Kasi kung hindi, hindi siya maiintindihan nung mga foreigner na downlines niya. Okay? So, itong Ruby Presidential Director, kaya may 7 na stars yan. Kasi when you reach the Ruby Presidential Director rank, 35,000 people or accounts on the left, 35,000 on the right, the 7 stars mean 7 million cash one-time awarding. Tapos yung million dollar club na tsapa dyan, 50 million minimum income, Zach has earned almost 200 million in iFern in 6 years. Okay? Last year he earned 50 million pesos in a single year, the year 2021. Last month, 5.5 million yung kinita niyang cheque. So today, first account, 24,000. Second account, 38,000. Third account, 48,000. Fourth account, 70,000. Fifth account, 179,000. Sixth account, 232,000. Total, 591,000. 1 week income or average of 100,000 pesos a day, not including Sunday. Zach Lopez. Anong gusto mong sabihin dun sa mga tao na sinusundan yung yapak mong size 16? At gustong marating yung height mong 6'5"? Okay. Grabe, no? Another check, no? Last week, dito tayo, last week, no? So weekly tayo nandito receiving checks showing gaano katotoo. Diba? Ang iFern business. Siyempre, number one, thank you, Sir Tom, no? Kay Madam, and of course, sa Panginoon natin. Kanina, nasa likod ako, katabi ko si Madam, yung may building. In-interview ko siya. Sabi ko, magkano ba punan dyan? Kano kitaan? Diba? Huli ko narinig, sabi niya, last time daw, in 30 months, 3 years, no? Capital daw niya, 90 million. Naging 160 million.
So, ibig sabihin from almost double, no? Oo. So, lalo ko na-appreciate si Ipern at si Sir Tom. Kasi ako, wala naman akong pang-capital na 90 million eh. Nung nakita ko si Ipern eh. Di ba? Kahit isang lao yung kaluluwa ko, walang tatanggap na 90 million eh. Di ba? Oo, si Sir Tom lang natatanggap sa akin eh. Di ba? Oo, na sobrang alam yun. Sobra ako na-excite dahil totoo yung sinabi ni Sir Tom eh. Nag-umpisa pa lang tayo. Hindi naman ako yung pinakamagaling but the system really works, no? We have the proven system. And the greatest mentor, no? Sa industrial network marketing, si Sir Tom, no? Dahil, again, sino ba ako, no? Oo. Na tipong, baka that time, baka pati si Satanas na utanggapin eh. Ah, dami ko kasi utang. Baka sabihin niya, pati siya utangan ko, di ba? Di ba? So, alam mo yun. Siyempre, nakaka-excite pa niyan, di ba? Eh, local pa lang talaga tayo. And now going international na. So, alam mo, magta-times 10 to eh. And sa sobrang nag-uumpisa pa lang na. Oo, ngayon pa lang ako bibili ng bahay. Sabi, di ba? Oo, talaga warm up. Totoo yung sinabi ni Sir Tom. Warm up pa lang tayo, not even ano, starting, no? Talaga we're just ano, scratching the surface of industry of network marketing, no? Dito sa Pilipinas and lalo na abroad. So, alam mo, guys, ako yung tunay na ano eh, na alam mo yun, na para sabihin ko masterpiece ni Sir Tom eh. Oh, sa dami ah. Oo. Pero feeling ko ako yung ano eh. Maliban sa pinaka-cute, no? De, kasi ako yung pinakamababang pinanggalingan eh. Hindi ba? Na yun nga, hindi naman matalino, hindi naman naging supervisor, manager or what. Pero dito sa Ipern, dahil kay Sir Tom, eh, million-million ang kita weekly. Thank you, sir. Congratulations. Palakpakan natin si Zach Lopez. Last check. Ito nakakatawa. Kasi top earner natin siya, pero itong last check, downline niya. Okay? So, pakita natin yung bagong video nila, Melex, yung may puting kotse. Meron silang magandang video, pero papakita ko lang to yung ano, yung last video lang. Kasi baka may nag-umpisa na yung scene, hindi pa ako umaalis dito.
Earning. Earning from 5 accounts. Yung account ni Melay, isang 35,000, isang 200,000, at isang 227,000. Yung account ni Alex, isang 153,000, isang 209,000. Total, 825,000. Etong matindi, yung sahod mo ng buong taon, tax, 82,560. Okay? Ewan ko na lang kung hindi pa umaman yung gobyerno natin. No? So, net amount, 742,040 pesos. Alexis Asuncion, Melanie Sumalinog. T-shirt na to ngayon, pumaplat na eh. Ha? Na ba? Grabe oh, LB. Di ba 300,000 tong coat mo? Oo, grabe oh. Ayan, may LB sa loob oh. Okay, so, yung kami ni Madam, no, we were invited to the Louis Vuitton, no? Louis Vuitton. Yeah, baga yung tamang pronunciation, Louis Vuitton. Louis Vuitton. No? So, na-invite kami sa VVIP event, no, sa Singapore. Sila naman na imbitahan sa VVIP event sa Louis Vuitton, Bangkok. Okay? Tapos last week, no, we had dinner with the First Lady First Lady Liza, no, Araneta Marcos, no, kasama namin si Melanie at Alex, kasama rin namin si Zach Lopez, no. So, lahat ng na-enjoy namin sa buhay namin, no. Yung kanina team song nila Dubai kasi nag-trip kami sa Dubai, no? Tapos yung when we got the World Branding Award sa London, kasama rin namin sila. So lahat ng na-enjoy namin, no? Ni Madam as successful, no, business owners, as successful multimillionaires, you know, pinapa-enjoy rin namin sa mga anak namin. No? So the important thing to share to you is, you know, nandito kami para payamanin talaga kayo. Nandito kami para paranas sa inyo, no, lahat ng nararanasan namin, no, bilang successful, no, na mga tao. Kasi tapos na kami sa pagpapayaman, no. Ginagawa namin 'to para magpayaman ng iba. Okay? So actually, lahat ng nakita niyo suot nila, relo, alahas, kotse, bahay, unang inalok sa amin. No joke, unang inalok sa amin, pero sabi namin, mas bagay ito sa inyo, Melanie at Alex, no? Kayo na lang ang kumuha. Okay? So, we are not in competition with them, no? We are in fact so proud, no, of them. And we want to be proud of all of you also. Kung nauna si Zach, no, sumusunod sila Melay, you know, kayong mga sasali or sumali na, kayo naman yung susunod sa yapak nila. Okay? Zach Lopez, no? Zach Lopez, former call center agent, no, failed networker, gambler, no, nalugi ng 5 million. Melanie Alex, 11 years call center agent, 30,000, 70,000, no. When we met them, utang nila sa credit card 1 million, no, na nagmi-minimum payment lang sila every month. I mean, not bad yung salary nila, pero kulang pa rin. Tama? So 6 years later, no, they're driving a 17 million Mercedes-Benz Maybach. And I challenge you, punta kayo sa CASA kasi, as again, sinasabi ko, yung meron sila, inalok muna sa amin. So, pinasa ko sa kanila ngayon, try ninyong bumili, 25 million na yung same na sasakyan na meron sila. Kasi yung mga magagandang deal, ino-offer sa amin. Pero, pinapasa namin sa kanila, kung gusto rin namin maranasan nila yung mga naranasan namin. Okay, so maybe we can get a few, you know, words from Melanie and Alex. Thank you. Sige.
sige, ako muna. Mabilis lang kasi showing. Nag-start na yung movie ni sir. Anyway, so super bilis lang. Ano, di ba nabanggit ko sa inyo before na magkasama kami ni Applin Zac Lopez nung years ago sa isang company. So, inalok niya ako ng inalok. No ako ng no, di ba? So, nabanggit ko sa inyo yung mga pangalan na yun. Royal, AIM, ganyan-ganyan. So, sobrang worth it. Sobrang worth it yung inantay ko ng pagkahaba-haba. So, sa mga nanonood ngayon, ng mga networkers, so sobrang worth it yung inantay ko na pagkahaba-haba na hindi ako nag-join sa kumpanya. At nung nalaman ko na iFern from the maker of Fernsy at nasa Go Negosyo Book, tingnan nyo naman, wala akong sinayang na oras. Okay? So, sa mga palipat-lipat dyan, sa mga naghanap pa, kung ito yung unang, pinakauna mong first network marketing, I think this is the only legit network marketing sa Pilipinas and soon the world. Ang kailangan mo lang si Mr. Tomanitan and Mama Dam Kim. Thank you so much po, Sir Tom. Sa lahat-lahat po, thank you so much po. Oh, first off, happy birthday, Sir Tom. May pa-surprise pa, sir. Ay, nireveal ko na naman. Alright, thank you. Thank you po. Thank you, God. Of course, kay Sir Tom, Mama Dam Kim, and to all the iFern. Brief lang kasi nga, listen, Sir Tom, no? So, nakita nyo naman kanina, no? May negosyante, may bata, may matanda. So, all walks of life is very welcome dito. And yung segment po kanina na talk show, the strong message that we are trying to send across is family business it is. So, putulin yung poverty. Sabi nga nila na tawag doon, laging sinasabi Sir Tom, don't give them fish, teach them how to fish. Which is yun yung nangyayari at patuloy na ginagawa ni Sir Tom. Hindi lang po sa amin, kung nabago niya ang isang pamilyang tulad namin, isang unit lang kami sa buong kabuuan ng porsyento ng buong pamilya dito sa Pilipinas, pwedeng-pwede rin mangyari din sa inyong lahat. And ang pinahawakan ko rin is the mere fact na marami ngayon at patuloy na dumadami yung mga doctors na naniniwala. Sabi ko, kung sila nga 20 plus years na naniwala, dalubasan na sa medisina, naniwala ako pa kaya. So, yun lang po to. God be all the glory. Lahat po ay hindi magmamaterialize kundi sa ating visionary na may-ari na si Mr. Tomanitan. Thank you po. So, teka, nasabi nyo ba kung 1 week, 2 weeks income to? Ano to? Ano ba to? 1 week po, sir. Okay, so 1 week, 742,000. Okay, more than 100,000 a day, including Sunday. Okay, thank you. Palakpakan po natin si Melanie at Alex. Yung mga gusto po magkaroon ng ganitong klaseng cheque in the future, pwedeng tumayo. Kung gusto lang, kung ayaw, okay lang. Upo ka lang dyan. Sanay ka naman sa kahirapan. Okay, every time po magsalita ako, no, meron po akong tinatawag na battle cry. For the first timers, no, taas po, kaliwa or kanang kamay, let's make a face. Hindi to pray over, ha? Ganyan, ganyan. Kamao po, kamao. Pag sinabi, anong kumpanya mo? Ang sagot, iFern. Sample. Anong kumpanya mo? iFern! Yun. Tatlong beses po yan. Yung pang-apat. No, yung pang-apat sa 2022. No, kasi yung mga naunang member. Dati pang member, nag-start this year, no, may pinaglalaban na big income. No, ang battle cry namin for 2022, every year po may battle cry kami at every year po nagkakatotoo siya. Okay, so taas po, kaliwa ka ng kamay. Pag sinabi kong sa 2022 ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Try po, sa 2022, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Yun. Yung pangatlo po, yung pangatlo, this year ko lang tinuro, no? October ko lang tinuro. Or tinuro ko nung 88 days before Christmas. Ngayon, ilan days na lang natitira? Mga 40 days na lang, no? Mga 40 days left. Kasi every year gusto natin na magandang Christmas. Pero every year, sablay. Bakit? Kasi every year, hindi pinaghandaan. This year, tuturuan po namin kayong paghandaan. Kasi pag magbenta po kayo ng iFern products, yung pinakasikat po, Ferndy, puhunan 430, no? Ang bentahan 680. So ang kita po 250. No? 250 per bottle. Pag nakabenta ka ng dalawang bote, no? Every day for the next 40 days, no? Meron kang 20,000 pagdating ng December 24. Every day lang, tsatsagain mo lang every day. Huwag mong gagalawin yung kikitain mo doon. Ang galawin mo yung sahod mong maliit. Sanay ka naman ng pagkasyahin 'yon. Pero yung para sa Christmas, para magandang Noche Buena, may aginaldo yung mga bata, huwag natin yung gagalawin yung extra income natin sa iFern.
Ang tawag po namin doon, KAKMO. Bakit KAKMO? K-A-K-M-O, kumusta ang Christmas mo? Kaya yan, pinalabas po nila dito. Kasi every year we want the best Christmas, but every year we end up excuses. Anak, pasensya na, kasi tamad at takot ang nanay at tatay mo, kaya wala kaming napaghanda para sa Christmas natin for the 15th straight year. Tama? Taon-taon na lang. Taon-taon nagsisinungaling ka. This year, try mo naman yung katotohanan. Kasi sinabi ko na kung anong dapat nyong gawin para magandang Christmas. Kung hindi nyo pa rin gagawin, sisihin nyo na yung sarili nyo. Huwag nyo sisihin yung presidente, yung Diyos, yung kapitbahay, yung amo mo, no, kapitbahay mo, kapatid mo. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi God gave us a choice. Okay? Ang binigay sa atin ni God, freedom. The freedom to choose. Okay? My favorite saying nung nanay ko, God helps those who help themselves. Nandito na yung solution, nasa harap nyo na. Kung hindi ka pa member, mag-member ka, hahabol pa natin yung magandang Christmas. Kung member ka na, tangin na, trabahuin mo na. Kasi 40 days na lang, nganga ka na naman kung hindi ka gagalaw. Deserve ba ng mga anak mo at mahal mo sa buhay yung malungkot na Christmas? Kung hindi nila deserve, gumalaw ka na. May 40 days pa. Pag gagalaw, mahaba yung 40 days. Pag walang gagawin, napakaikli na lang, luhaan na naman ang buong pamilya mo. Okay? So, yung huli po, pag sinabi kong for the best Christmas ever, taas po, kaliwa ka ng kamay, ang sagot, KAKMO, KAKMO, KAKMO. Sample, para sa best Christmas ever? KAKMO. Okay, pagsamahin na natin lahat, tignan natin kung matalino kayo o bobo. Anong kumpanya mo? Ano? I can hear you. Sa 2022. Para sa best Christmas ever. Kako, kako, kako. Thank you.